siya og appeal. Asa man mo? Ah, si to ara 33. Sige, sugod ta ha. Okay na? Recorded na itong meeting. Sige. So I hope nga na view na ninyo tong upat ka parts nga ako ang gi-upload sa YouTube. So continuation lang man to last yes, day sa katong unsay technopreneurship, unsay entrepreneurship. And naanay advanced nga topics about mindset and opportunity recognition. I hope nga na-appreciate ninyo to sa gamay lang, no? So once again, maayong hapon. So this will be the last sa tong say katong buta. Yeah, katong naibuta sa last part. Akong gi-cut dito sa akong recordings kay basig mga copyright ta, no? Mag-link na lang akong gi-submit. Akong gihatag sa inyo ha kay sige na taka-upload. Right, as mentioned, this will be the last topic and task for our week 2. Sa pasudlon sa nato sa ning mga na late. And our discussion today, supposedly wa may good klase karon kay wa may taga CEIT, right? I don't know sa uban ninyong subjects since ang mga faculty niyo sa CEIT nagkuan sila. Basta nasa event sa Britanya. So, ako, naapod ko sa Britain. Muna ba ka klasiko? Alright. Sana all. Okay. So, ayun. Dilita magdugay, but again, mo to siya kailangan nyo i-submit ang task. Murag, pwede raman nagduha ka task inyong pilion, no? Pero ang first task, itong ikigay, dapat buhaton ninyo and then pili na lang mo sa duha. Later, ako may pakita. Okay, pasudlon sa nato ni mga late. Sa medyad oras ang klase ani nila, oy. Alright, so ang task nato will focus on how to become a technopreneur or even intrapreneur. Diha lang tagihapon mag-focus for week 2. And then, prior to that, prior to the short na discussion nato, let's watch first this video. I don't know kung nakita na ninyo kay naaman ni sa YouTube available. So mani siya ang murag isa ka life sa isa ka technopreneur, isa ka entrepreneur. Most people only pay attention to the final product of a successful entrepreneur. They say things like, I can never be like them, or they got lucky. What most don't see is what they've overcome. All the struggles, the daily rejections, the heartaches, the betrayals, the rumors, the criticism, the empty bank account, and all those lonely nights while trying to make their vision a reality. You see, the only difference between the one who quits and the one who doesn't is that they showed up every day. They worked hard every day. They hustled every day. They learned from a proven mentor every day. They improved every day. They did all this even though they felt like quitting every day. And eventually, they became who they are today. Ay, kagwapo sa ihang kuan, end quote. In the end, your success will speak for itself. Yeah. So, I hope nga magamit ninyo ng quote sa inyong research proposal, no? So, in the end, your success will speak for itself. Yeah, nai-unsay, nai-imuha. Palihog ko, paki-add ni Dan.
importe sa ato ang GC? F1? F1 ka, Dan? F1, mama. Alright. Sige. Unsa, Frank? Let actions be the word. Yes. Let actions be the word. Tama. Kay sometimes mang good. Taas kay tag mga pangandoy pero tama na sa story. Wala action. Right? So, moto siya, class, no? That is how hard it is, no? The people will look up to kanang mga successful na nga tao, kanang mga billionaire na karon. So, we thought nga, kanang, unsa ni siya, ang ilang success is just this simple, but dili, no? Lahat tayo, kitang tanan na ay pinagdadaanan, tanan ta nagkalisod, no? And sometimes, makaingon na lang ka nga, usahay, hindi mo ma-explain, ano, nakasurvive lang ka, no? So, ingani siya, so, a day in a life as a technopreneur na lang itawag na to, kay intrepurag, basig mo at tumugkuan, lahing field, no? So, ingani, usually, ang mga panghuna-huna, kung magnegosyo ka, mayroon ka, I'm excited, ay, naglisod ka, especially kung mag-program ka, pag makapadagan lang gani ka, ay, nidagan siya. Pero pag check nimo sa result, ay, mali ang result. So, mga ingana nga mga thinking, no, na dili lang po din sa pangnegosyo, even sa atong life as student, even sa atong life as an individual, nagi times nga down ka ita, napwid times nga excited ka, ayok ka. Nabisag sa amo nga nga nagatrabaho, may nagi times nga kanang kapoy nagkikaayo itrabaho nga gusto na kamukwit kung pwede pa lang ma-resign, no. Sometimes kabalo ka sa rason, sometimes wala lang po ka kabalo sa rason. Pero pag makahuna-huna ka sa imong mga bills, no. Makahuna-huna ka ay di sa day ko ma-resign kay daghan pa kog bayro noon. No. So, to other people, ang success ing ani lang siya kasayon para sa ilaha, no. Marabag nag-agi lang ka og straight na line and then ni succeed na ka. But then in reality, ikaw as a person nga niabot atong nga point, ing ani ka gubot ang imong dalan, right? So another, ang plano nato sometimes ing ani lang ka straight, but we don't know unsa gyud maagian nato along the way. So, na ay sometimes naibatuhon. Usahay, naanakas taas, naabot na nimo ang flag, only to find out nga, ay, naanap yung bridge nga tabukuno nimo. And then, sa pamutabok ang dagat, and so on and so forth. So, daghan kaayog struggles kung naakay gusto abton, right? Agree ba mo sa ako? So, moto siya, yes. No? So, for us to be a technopreneur, no, so where do we start? Kana ang question karon. Saan nimo pagsugod? So how can we boss? How can we be a boss of our own business, no? So if you want to be a technopreneur or if we want to be the boss of a company, so kailangan nato ang katong ginatawag nato, katong previews nato ang gi-discuss, katong entrepreneurial skills and mindset, right? And then, let's get reminded again of some right mindset. Balikan si mindset. If you want to change the world, start off by making your bed. Usahay manggod kay mo bangon na tadiretso niya. Wala, gipasagdan na nimo. Imuhang, imong bed dito nagkagidlay, no? Diretso ka nag-scan sa imong phone, nagtanaw sa imong mga notification. Pasagdan na nimo ang imong bed dito. Ayan, no? So, if you want to change the world, start off by making your bed. Okay, kung i-make nimo ang imong bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. At least, nakaisa na human, right? So, how can you even change the world kung diligad ka makafix sa imuhang bed? No, another is, this is Professor Muhammad Yunus. No, this is a winner siya sa kaning Nobel Peace Prize sa 2006. And according to him, kailangan daw maghuna-huna tagdako, but then magsugod tag kinagmay. Dili pwede nga ang step ni mo, grabe na ka taas ka ayo, no? So, ang tendency ana, mahagba ra gihapon ka. Alright? So, kana siya nga mga mindset. And to be a boss, no, to be a technopreneur, we need to be aware of ourselves. Dapat
kung gusto kung naakay pangandoy makabalo sa kaunsa day ko, kinsa day ko, unsa day mga gusto nako. No? So, mo na i-introduce na to si Ikigai. This is your first task. So, this is a Japanese word nga ginatawag na tog Ikigai. It is used to help us understand our relationship with the world around us and how to choose what we want to do with ourselves. Familiar ba mo ane or di pa? Wala pa teacher nga naka-introduce ane sa inyong RP, wala. Alright, so moto siya. So sa kaning sa Ikigai, you need to understand ang mga butang nga the things that you love doing. So kung makita nimo din hi what you love na dihay isa no. The things that you are great. Good at. Wait a minute ha, kaya nimo pasok. So kailangan lang nimo ma-define unsa day gusto na, unsa day love nako. Unsa day mga butang nga gusto nako? Unsa day nga mga butang pod nga maayo ko? And then unsa pa? Unsay mga kailangan sa world? And then unsay naa sa imuha nga pwede ka mabayaran? All right? And then kung imo na siyang i-overlay kung tan-awon nimo ni siya oh. Ana man ni siya. Ang butang nga imuhang gusto and then maayo pod ka mo na siya ginatawag na tug passion. Okay, right? Kung love ni mo na siya nga butang and then kailangan na siya sa world, mo na siya imuhang world, mo na siya imuhang mission. Right? Kung maayo ka ani nga skills, kung naka expertise about ani and then ang uban tao willing mo bayad sa imo about ana mo na siya ginatawag og profession na to. And then kung ang uban willing mo bayad sa imuha and then kana ang gibayaran sa imuha mo na siya ang kailangan sa world mo na ginatawag na tog vocation or mo na usually ang ginatawag na tog jobs, all right? So para sa inyo ha, it's about doing what you love and what you can do for others, no, understanding their needs and what they are willing to pay for. So, para mas ma-clarify ang iyahang discussion, no? Kay mora ba ninyong output, what you need to do is to find your ikigai. So, kaning naa sa center, dapat ma-determine ninyo na at the end of the day or at the end of the week, no? Kay gusto ninyo, kay karong week man siya ipasa. So, let's, again, watch this presentation about ikigai. There's a Japanese word called ikigai. It's used to help us understand our relationship with the world around us and how to choose what we want to do with ourselves. The ikigai concepts ask you to understand the things that you love doing, the things which great things that others need, things that others will pay for. So for you, it's about knowing what you love and knowing what you can really do. And for others, it's about understanding their needs and understanding what they're willing to pay for. These are all different things. When you find something that you love and at which you're great, concept of ikigai calls that your passion. And there's a lot of commencement speech address kind of thing that says follow your passion. I'm not a big fan of it because passion is all about you. It's all this big self-centered idea that the world should just provide for what you love and what you're great at. If you get away from the idea that we all should just be following our own passion, we should be sensitive to what the world needs and what it's willing to pay for, then we might find ourselves going down the love route and providing for what the world needs, which Ikigai calls a mission. Or we might find ourselves going down what we're really great at and what the world is willing to pay for, which Ikigai calls a profession. If we completely set ourselves aside, if we weren't considering ourselves, but we were only responding
to the world around us, that is, others, we might find that the world is willing to pay for something that it needs. And despite the fact that we don't love it, we might not be great at it, we could call it a vocation. Sometimes that's called a job. The ideal is to find what you love, what you're great at, what the world needs and is willing to pay for. Find your ikigai. Alright, ano to, itong last part. Nakuha ninyong idea sa ikigai? Guys, napata. Yeah. Yes, ma'am. So, kailangan, yeah. Kailangan ninyo ma-define or kailangan ninyo ma-identify kung unsa inyong ikigai. Meaning to say, unsa tong butang na gusto ninyo, unya great ka ato, meaning to say, expert ka ato, skilled ka ato, and then the world is willing to pay for you, and kana siya nga ikigay ni mo, or kana siya nga butang nga na-identify ni mo, kailangan po siya sa world. So, ana, mo na siya mong ikigay para lang ma-determine mo nga, ah, mo ni siya akong gusto, mo ni siya akong padulungan, mo ni siya akong calling. Alright? So, klaro na siya nga task. So, ahanin niyo na buhaton. Pwede niyo siya buhaton sa inyong phone or sa band paper, picturean lang ninyo, and then later on mo muhatag lang kog instruction nun sa niyo. Pwede rin niyo i-attach po ang image, but then ay discussions gamay. Alright? Okay, rataan na ang task. And for the next meeting, natay gamay nga presentations about ani para naapod mo interaction sa klase with your classmates, no? And that's the first nga task for week 2. And ayaw kayo huna-huna aha nga bugat ni sa inyo hang end kay sayo na gid kay ni siya at least ma-develop inyong self ba, ma-determine mo unsa day gusto gid na ko, unsa day calling na ko. Ang second is yeah, mo to siya ang task A for week 2, find your ikigai and describe it. You may include in the description what you think is necessary. Just be honest lang with yourself, no? So, kung na-identify ninyo nito nga halaka, di yun dahil pagka-IT akong gusto, wala na yung problema. You can make money kung bisag-bisag unsa na nga choices inyo hang mapili. No, basig na pagus lang kapag ka-IT, wala may problema na pwede mang kagihapon mag-IT, but then you pursue your passion, your mission, and your, basta, i-pursue ni mo yung ikigay. Alright? Another task nga pwede ninyo buhaton, pwede rin mong pili ani ha. This is, bossy. Okay pa mo? So, naatay term nga bossy din he. So, pwede ninyo ma-access si bossy sa bosinda.com. Alright? So, nalang ni siya 10 to 20 questions. Pero, dili man questions nga lisod, no? Kay, answerable man. Depende sa inyohang choices. No? Patricia, palihog commute. Thank you. And then, yeah. So, at the end of the quiz, na siya i-return dito, niya, ma-determine mo unsa imuhang DNA. Meaning to say, ma-determine ang imuhang entrepreneurial DNA. Murag mo man yata ni. So, ma-determine dito if, yeah, murag psychological test siya, but then focus ta sa entrepreneurial nga skills ninyo. So, sibusinda.com, i-return niya kung specialist, baka innovator, baka builder baka, opportunist baka, no? And then there are discussions dayon dito kung unsay mga qualities ani nila. No, anong kailangan nato ni siya nga activities kay later on mag-groupings man mo. Ya yeah, dili pwede nga baka makipaggrupo ka dito sa pareho builder, right? Kung pareho mo builder, kinsa tay mo man sa inyo ha, kinsa mo govern sa inyo ha kung walay mag-lead sa inyo ha. Right mo na siya sa team formation nato, dili pwede nga pare-pareho mo qualities. So, dapat diverse ang atong qualities para lahi-lahi mo perspective, no, in terms of decision making. And then, kanipong isa ka-link din he, mo ba ni? Leadership mindset. So, kani, ang i-return ani siya after ni mo ma-answera ng questions is ma-determine ni mo kung asa ka ani na belong ng mga nga pagka-leader, alright? Kung transcender baka, builder baka, dynamo baka,
Camelon baka, egoist baka, hadlok kayo pag mabutang ka din hino. Pero be honest again, as much as possible, be honest with your answer sa mga questions. No, katong kung unsay feel good, kung unsay good ka as a person, mao imong ibutang dito, no? Or sociopath ba ka, no? So dinhi mo ni siya ang examples, no? Ingani ang i-return niya, makita nato ang percentage kung asa ka mas dako. So sample kani si Anita, more of transcender siya. Si Raymond pod aha mani dynamo. Usually ang ginalikayan sa tao kaning naasa kaning egoist ug sociopath, pero naagi chances sa ato tanan nga naagid ka ana nga quality. No, bisan paglikayan nimo na naagi part sa ato nga egoista, naagi part sa ato nga sociopath ta. Ana, so i-accept lang na siya, no, later on mapangitaan man nimo paagi. No. Pwede man din mo unsa man unsa na dan. Yeah. So mao ni siya ang inyong buhaton. So mao na siya ang task for the week. Napa ba nila sunod nga slide. Mao na siya task B, find your entrepreneurial DNA or mindset as a leader. So mas maayo giinyo na lang i-take siya tanan, no. Ma-enjoy man mo kay naay mga situations dito nga ma-way ni mo ba nga kung unsa gid ka. Untahay kani nga situation unsay mas piliun nimo. So, I don't worry kay ang inyong submission kay unsaon man ni. Ako ra may makakita, no? Screenshot ang result. Yes, ibutang na lang pod ninyo sa actually naana ko gikuan gi post dito nga instruction pero di pa kay klaro. Pero kung image inyong mabutang or say gi-draw ninyo sa atong first gi-draw ninyo sa band paper niya, gibutang yung description, may problema, inyo rang i-upload ang image. Yeah, in terms of this, Businda and leadership mindset, pwede ra po ninyo i-kuan screenshot. And nagya po gamay nga. Anyways, na naman siya result, na naman siya discussion. So, by next meeting, mo to siya mag-interact ta. Yes, Gerald. Question, Gerald. Magpili, Rami. Pwede rin magpili sa kuan ng Businda that sa leadership mindset. O pwede ra, pero mas maayog i-try na lang po nimo kay mamalingaw mga sa question aning leadership mindset compared aning Businda. I'm sure malingaw mo. Ay, nagkakulba-kulba. Ayaw po din yun. So, bali, tolo. Oo, tolo. Oo, murag. First is the ikigay. Oo. Pero wala man ni si Kuan naman siya okay ra imong questions ani dilin siya about sa tong topics, about lang ni sa inyong life, about sa inyong kinabuhi, no. Okay, questions. Ako ang akong result aning sa kaning leadership mindset kay nalimot ko. Akong i-share sa inyo, gi-kuan ko to, ako tong gi-post sa akong wall sa Facebook. So makita gid nimo dito nga naagi ka ani tanan nga qualities, though naagi mas dagko nya naay gamay. All right, excuse me ma'am. Yes, so katong ang among himuon ma'am tibali duha ka buok. Oh, ang inyong himuon is first is katong ikigay, no, katong kani siya o kani. Pwede ra ninyo i-draw, yeah, i-describe ninyo anong kana siya ang nigawa sa inyo, ha. And then, so may wala naman nag-move akong slide. Tapos katong kuan din ang isa, ma'am, katong na ay. Ang isa. Katong egoist. Oo, nag-error, nag-kuan ang akong slides. Madunggan pa ko. O, katong, ay, ikaduha katong mindset sa leader and DNA, katong si Bossy. Ay, so katong yung duha, ma'am. Diduhaan na lang ninyo para mas ma-enjoy. Ma-enjoy mo atong duha, no? No, sige. Bahata na lang to ninyo tanan. So, tulo tanan. O, dili na. Dili lang na ako ipasubmit later. Kaya basig mahurot na yung data. So, within the week na lang. Mga Saturday night. No? Okay, ma'am. Thank you, sige. Ma'am. Questions, G? Napa? Nag-raise hands ka, G? Ma'am, gantong ikigay, ma'am. Okay. Kamera yung mag-drawing. Oh, kamera yung mag-drawing. Oh, sample. Ang ikigay na mo kay you want to be a doctor. Kay mo giday na ang gusto nimo. Nya anapod kay skills sa pagka doctor. No, mga yana, ano sa ba?
Si evaluate lang yun yung kaugalingon. Depende na sa inyo on sa way of evaluation sa inyong kaugalingon. Ha? Basta lang, basta kayo ikuan lang, magmurabag, ano siya tawag na, mag, oh, basta, naghang na ko, nun sa naman ni akong screen. Ang ikigay, ma'am, no, kay kanang, alis na na namo, ma'am, o ikigay lang di ako na pangalan. Kaning ikigay nga word, ilisa na ni mo. Unsa iilis ana ma'am? Example daw ma'am. Kadtong unsa may gusto nimo? Love nimo si Maris. Joke lang. Like para sa ako ang gusto gid nako no. Ang gusto gid nako tusukan sa gamay pa ko kay mahilig kayo ko magsulat-sulat. All right? So mahilig ko mag si tawag, unsa may tawag writer. And then in terms of skills, dapat ko expertise on writing no, in writing no. And then, nakatry na pod ko, nga nagsulat ko, gibayran ko. And there are some companies nga nanginahanglan pag writers. So, muna, nakita na ko nga, isa yun sa akong ikigay, daghandag ikigay, no? Isa sa akong ikigay is to become a writer. Ana, singerist. Oh, kinsa man yung singerist. Oh, ana siya, no? Yeah, describe lang nimo dito ang kuan. Kung sa'yo gusto ni mga i-describe sa abos, nganong ka na imong ikigay? Nga naman, kay katong hapon, na-discover ni mo nga, oy, nga ni D.I., na-inspire ka ni Lenny, kay niya nagbutuan, gusto na ka mag-politician, mga ganyan ba? NPA. Okay, questions. Any other question? Mag-stop presenting ko kay Murag Naghang. Wala na lang questions. Okay na ta, kay para makasugod na mo, and then i-edit na lang nako ang due date dito sa classroom. Do you need the kuan, the slides? Yes, ma'am. Or kaning link, oh, sige, hatag ko na lang, i-upload ko ni taon. Okay, slides. Sige, so kung wala na questions, pwede na tayo leave. Salamat sa pag-join. Ay, yes, the attendance. Ano naman to? Aha naman niya akong link. May naghang. Ako na lang ikuan sa inyong group chat. Uy. Sa group chat na lang kay murag dili mo gana akong mouse. Nagsige siya kuan. Sige siya loading. O Nara, salamat G. Okay na. Mo na attendance. Yes. Sige, thank you so much. Nag-ulan na. Bye-bye. Pwede na mo mag-leave.